Magandang hapon po, mabuhay mga mabubuting Pilipino. Tayo pong muli ay nagbo-broadcast live mula sa 605 studio ng Elizalde Broadcasting dito po sa Tiengkalaw. At sa hapon pong ito ay maganda po yung paksa natin. It's all about sa ating mga kalaban. Kalaban ng mga Pilipino, pandemya at katiwalian. Okay, so magandang hapon po at makulimlim ang panahon at nung mga nakang araw ay umulan at alam naman po natin, sabi nga ang kalaban nating mga Pilipino ay ang kalabang hindi nakikita at yan po, nakikita nyo po sa screen ang mga virus, okay, na kung saan ay nagkalat sa hangin at humahawa ng maraming tao at kumikitil ng buhay. Kamakailan lamang po ay tumaas ng mahigit 26,000, pinakamataas sa kasaysayan ng COVID magmula nung 2020 hanggang ngayon po ay yung nakaraang araw po ang pinakamataas, which is inabot po ng mahigit 26,000. So, maliban po dyan, isa pang kalaban natin ay ang katiwalian sa gobyerno. Okay? So, sabi nila, ang pandemya, ang virus, hindi natin nakikita, kalabang hindi nakikita, at ito rin namang katiwalian ay kalaban din daw na hindi nakikita. Totoo po ba yon? O maaring nakikita natin, nagbubulag-bulagan lamang tayo. So, kailangan po alisin natin yung tahilan ng ating mata para masaksihan natin ang mga nangyayaring katiwalian sa ating pamahalaan. Okay? Now, kung bago ho tayo magpatuloy, gusto ko lang ho munang batiin ang mga nakikinig sa atin ngayon, sina Colonel Jeff Texon, opo, at ang ating kaibigan, si Ate Lisa Ermita ng 1st District ng Batangas, anak po yan ni dating Secretary Ermita, okay? At Ma'am LB Ermita ng Balayan, Batangas. At gusto rin po nating batiin ang aking kababayan, si Attorney and May Attorney Jomer Aquino at ang kanyang pamilya, ganun din po ang aking kababayan, taga Socorro po si Sir Olet Plata ng Bayan ng Socorro Oriental Mindoro. Marami pong taga Mindorong nakikinig ngayon, sina Aldea Gomez at si Fidel. Ayan, mga taga Haila Mindoro. At sa Manila naman, may mga gamay siyang nakikinig. Ayan, si Kuya Mike Gomez at ang kanyang Clean Eco at GH Company. Okay? Gayun din po yung aking pamangkin na bagamat nasa banig ng karamdaman o kama ng karamdaman, ay ikaw, Ginoong Mark Anthony, ay magpagaling na. In Jesus' name, magaling ka na. Uuwi ka na bukas. Gayun din po ang aking mga kaibigan, sina Third Lorenzo Balete. Ayan, at saka si Erwin, ang kanyang piloto. Kumusta po kayo? Kita-kita tayo. At syempre pong ating kaibigan si Chris Gabriel at saka si Sir Michael Tapado at si Miss Ali Forbes. Ayan. Of course, ang aking mahal na kaibigan si Kagawad Munik ng Tampaloc, Manila. Now, magpapatuloy po tayo dahil itong ating discussion po ay maikli lamang. Ngunit malamang-malaman ko pong i-discuss sa inyo ang pandemyang ito. So, alam na nating lahat sa nagmula sa Wuhan nung nakaraan taon at lumaganap sa buong mundo at dito nga po sa Pilipinas, nagkaroon na tayo ng mga tinatawag na lockdown-lockdown at sa ngayon po ay nagkaroon pa ng iba't ibang variant. At yun nga pong pinaka-latest, yung tinatawag nating Delta. Okay, na ito daw ay mas mapanganib, mas mabilit mag-mutate at sa katunayan po ay napakarami ng nabiktima ang namamatay. Milyon na po ang nahawa at daang libo na rin po ang nagiging biktima nito. So hindi naman po ibig sabihin, naging positibo tayo ay matitigok na, hindi po. Mas nagiging severe po ang isang kaso kung meron tayong tinatawag na mga sakit like yung sa pneumonia, sa baga, yung mga diabetic, yung mga may sakit sa puso, iba-iba pang mga kondisyones na nagpapahina sa immune system natin. Kaya
talagang kailangan po nating galingan yung pag-maintain ng ating katawan, in particular po yung mga nagpapalakas sa ating mga kasukasuan. Now, of course, ang atin pong sabi nga, halos lahat ng mamayan ay alam po itong pandemya. Now, of course, ang kagandahan po natin na alam natin yung pandemya ay binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng panahon para mag-ingat. Ano naman po yung ating pamamaraan, pag-ingat, alam na po natin yan. Pero, kailangan lang po natin ay gawin sapagkat ang problema po natin ay kapabayaan minsan. At minsan, yun din pong pagsasawalang bahala. Okay? Ano po yung pagsasawalang bahala? Yung, sige, labas tayo ng labas, hindi nag-iingat, hindi nag-face mask, okay? And then, kung meron mang face shield, ay dekorasyon lang. It's either nasa noo, nasa likod, pero ginagastusan natin. At dahil sa pinagagastusan natin yon, kagulay ng isang topic natin katiwalian, ay pinakikita natin sila, silang mga go-negosyo sa gobyerno ni Rodrigo. Ayan, puro may go, ano ho? Okay, go-negosyo. Ayan, may yung negosyo, may go rin yun sa gitna. Sa gobyerno, may go rin yun sa una. And then, sa gobyerno ni Rodrigo. Ayan, lagi ho nakakabit. Okay, kaya ho, sikat ngayon ang go-negosyo sa ating gobyerno. Ngunit, bakit tayo naa-alerto? Okay? Dahil sabi nga, itong pandemya ay sabi na nating traitor at ang dami ng mga katawang sinunog pagka namamatay dahil sa COVID or virus. Kaya po, pag ikaw ay nadala sa ospital, ay mantakin nyo, minsan inaabot ng 100,000, minsan 800,000, matipid na yung 400,000. So, yung galante naman, naabot ng 1.5. So, meron ho tayong mga pamamaraan para gamitin, no? Yung mga machineries na pwedeng pang-disinfect, okay? So, alam naman natin yon. And then, at the same time, yung pag-iingat natin, yung basic protocol, which is face mask, face shield, maghugas ng kamay, and then, hanggat maaari po, huwag nating ihahawak ang ating kamay sa ating labi, sa ating ilong, at sa ating mata. Okay? So, yun po yung nagiging problema natin. Kaya, anuhin po natin yon, pakaingatan natin yung ating sarili. Huwag ho tayong maging palagay ang loob. Dahil nga po, mabilis tayong mahahawa pag tayo ay kampante. Huwag nyo sabihin, nasa bahay lang kayo. Huwag nyo sabihin, nasa opisina lang kayo. So, kahit ho saan, marami hong nahawa, hindi lumalabas ng bahay, at yun ho yung nakakabahala. Hindi nga ho kayo lumalabas, pero may labas-pasok sa loob ng inyong bahay. So, kailangan po talaga yung iba yung pag-iingat, mga mabubuting Pilipino. Ngayon po, itong pandemya na ito ay sinasabi nating kalaban. Bakit po kalaban? Eh, dahil nga po, inaatake tayo ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kababayan na hindi naman natin nakikita. So, ano pong ibig sabihin nun? Maaring nandyan lamang yon sa palipaligid natin. Kaya nga po, inaabangan natin yung proseso na tinatawag nilang granular lockdown, which is dapat yun po ang importanteng gawin. Particular doon sa mga lugar na meron ng hawahan. So, ang parang pagkakaintindi ko ay kung merong hawahan sa isang barangay, 2 or more, ayun, idideklarang lockdown yon. Kung sa mga syudad naman at merong 2 or more barangays, ilalockdown na yon. Or kung sa probinsya naman, kung may 2 or more bayan or syudad, ilalockdown na yung buong lalawigan. So, hindi pa ho eksakto yon. Pinag-aaralan pa ng ating mga nasa pamahalaan at maghintay po tayo ng tamang announcement or anunsyo. Ito ho ang ating kinakalagyan ngayon sa Manila, Metro Manila, na kung saan dati po ay binabang GCQ. Bigla hong binawi.
Ayan. Bigay bawi. Ano po? Yun ang masakit na katotohanan. Okay, si Kuya Kelchudusio po ay nanonood. Please share lang po para maraming makapanood. Okay. Yung mga taga PCCN dyan sa Sampaloc, 4th District. Kamusta kayo? Okay. So, ganun po kalupit itong kalaban natin, Traidor. Okay? At inuubos po yung bala natin. Okay? Ano ba yung bala natin? Yung ating mga gamot, yung ating mga tanking oxygen, at yung ating pondo na pinangutang. Okay? Ang hindi ho maganda dito sa nangyayari sa nating laban, ay parang hindi laban ng lahat ng Pilipino. Ano po? Parang laban lang ng maraming Pilipino pero hindi lahat ng Pilipino. Bakit ho nasabi ko yon? Sapagkat habang tayo'y lumalaban sa pandemya, ay meron naman ho mga kabalbalang nangyayari. So, nauubos ho yung bala natin, yung pondo. Excuse me po. Ayan. Pwera COVID. Ano po? Ayan. Ano po tayo ng maraming balita kay Kuya Antonio Guerra. Ayan, kay Kuya Sander, Kuya Melvin, andayan na pong nanonood, kay Colonel Jeff Texon, kay Ate Lisa Ermita at kay Secretary Ermita. Ayan, sa pamilya ni dating Mayor Galvez at Ma'am Leone Galvez. Okay, pagaling na po kayo. Okay, kailangan ho nating mag-ingat. Now, kalaban. Bakit nga ho kalaban? Sapagkat tinutumba ang maraming Pilipino, mga kababayan natin, na hindi naman natin nakikita nga yung umaatake sa atin. Malalaman na lang natin na tayo ay merong mga sintomas, which is, yun po yung mga, sabi nila, upo, sipon, nagdudumi, nagduduwal, may mga sinat, mataas ang temperatura, nahihirapan huminga. So, yun po, mga bagay na yun ay paghanda na agad natin. Kung sakali may nararamdaman kayo, pwedeng mainit na tubig, okay? Agaran, mag-steam tayo, tingkutin natin yung mainit na steam galing sa ating labakara, or pwede naman magprutas, lemon, yan, mga luya, and then yung sometimes, tuob, pero galit na galit po dyan yung World Health Organization. Pag nagpo-post po tayo niyan, dahil nagka-COVID po ako last year, ang buong pamilya namin. Pero yun ho ay naging matagumpay kasi one day pa lang inagapa na. For 3-4 days, wala na ho yung virus. So, gawan muna natin ng paraan, and at the same time, kung talagang hindi na tayo umubra, then ako tayo magpad-hospital. Para sa ganun po, ay hindi naman nagka-crowded ang hospital. Yung ginawa ho ng isang pamangking ko na binangunan, ay nagconsult muna online sa doktor na habang inihintay yung pagkuha ng ospital, pagkuha ng mga tawag dito, yung ambulansya, so para ho na tatagubilinan. Okay? Now, so, importante po, Kuya Melvin, mabuhay, pakishare po, at tayo ay mag-ingat na mabuti. Okay? Binabati ko rin po sina Ate Jo. Okay? At si BRP sa headquarter ni Sir Manny. Ayan, mabuhay kayo. Okay. Kuya Mark Gomez, pagaling ka na. Okay. So, mag-ingat po. Iba yung pag-iingat ang kailangan natin. Now, puntahan naman natin yung isa pang kalaban. Okay. Yung isa pang kalaban. No? Mamaya, bibigyan ko kayo ng tula. Kasi kailangan ho, dito sa programa natin, si Patudla, laging meron tayong tula. Okay. Dahil, sabi nga ho natin, yung tudla, yun ay tudling ng mga tula. Okay? Kaya bibigyan ko kayo ng tula bago matapos ito. Ngunit, bago yan, hayaan nyo munang i-discuss ko sa inyo yung problema natin sa isang kalaban. Ito po yung katiwalian. Okay? Minamatyaga natin yan kasi sinisikap ng pamahalaan na ilihis ang mga usapin. Okay? At kung sino pa yung nagbubunyag, naglalantad, alam nyo po, salamat po sa isang senador na nagbuwis ng sarili niyang comfort para ibunyag. Sabi nga siya yung nagsidde
ng maliit na apoy at ngayon po ay lumaganap na sa maraming iba pang ahensya. Kaya po, ayan, naglalabasa na ang mga katiwalian, yung corruption. Salamat po. Saludo tayo kay Senator Manny Pacquiao na bago siya umalis ng Pilipinas ay binulgar niya po. Hindi agad siya nakapagbigay ng mga detalye pero tinukoy niya po number one yung DOH at iba pang ahensya, yung mga PhilHealth na yan. Kaya po, natalo man siya sa laban ay nanalo po tayo dahil ibinunyag niya ang katiwalian. Kahit siya ay kakampi ng Administrasyong Duterte, hindi po nangimi ang ating pambansang kamao na ibulgar upang ang mamamayang Pilipino ay mamulat at bantayan. At ngayon nga po ay babantayan natin punto per punto yung mga nangyayari po ngayong investigasyon sa Senado. Kung meron kayong mga alam pang mga katiwalian at mga pagtatago, pagtatakip para ilihis ang tunay na isyo, huwag ho tayong pumayag sa bayan ng Pilipino. Kailangan ho nating magkaisa kung kailangan nating lahat magsalita, magkaisa yung tinig natin para mawakasan na itong katiwalain na ito at hindi may pagpatuloy at isuko na kung meron man talagang tunay na puno ay dapat managot. Ano po? So, mga kababayan, sawang-sawa na tayo sa katiwalian at tila baga ito'y parang siramplakang pabalik-balik lamang, parang ginugoyo tayong mga Pilipino, parang dahil sa inyong katalinuhan, pahamba kayo, ipapahamak nyo kami. Kayo'y mga doctorate na kung aming tagurian, pero dinodoktor nyo naman ang mga saliin nyo, ang inyong mga proyekto para palabasin, okay, na walang corruption, okay? So, mahirap po nating ipipikit ang mata sa ganyang sitwasyon. Bayan, imulat po natin ang mata at huwag tayong papayag na tayo ay lukuban ng kadiliman ng katiwalian. Mananagot po sila sa batas. Mananagot din sila sa nasa itaas. Kaya po, panawagan po sa sambayan ng Pilipino, huwag ho tayong matakot, isiwalat ang mga nalalaman nating katiwalian. Ito ho'y makakatulong para sa ganun masampahan ng kaso ang mga gumawa ng pandarambong sa ating pamahalaan. Parang awa nyo na po. Tigilan nyo na yung corruption sa pamahalaan. Minsan naman po ay magampanan natin yung ating pagiging makabayan at patriotikong Pilipino. Ano po yun? Ang hindi pag nanakaw sa takaban ng bayan. Ano po? Kung sobra ng kapal ang ating mukha dahil tayo nasanay, sinasabi natin ito ay tinotolerate ninyo dahil ito ay sistema na, kultura na, mali po. Maling-mali. Tayo po ay dapat mamulat na. Tayo po ay naghihirap. Maraming proyektong hindi nagagawa dahil tayo po ay nananakawan ng mahigit 30-40%. Ano po? Huwag po tayong pumayag. Sobra na ho yung mga kahirapang nadadanasan ng sambayan ng Pilipino. Sobra na rin po yung kakapusan ng pondo dahil sa ilang bulsa lang napupunta. Hindi po lahat sinasabi natin na ganoong mga politician or mga nasa gobyerno. Pero bato-bato po sa langit yung tamaan. Ibalik nyo na po yung ninakaw nyo sa bayan. Okay, so nagpapatuloy po tayo. Maikli na lang pong panahon at magpapaalam na tayo. Salamat Kuya Mark kaya sa iyong komento. Bago ko po tapusin itong ating paksa sa araw na ito dahil everyday na po yung ating paksa. Pakilike lang po yung Elizalde Broadcasting. Okay? At pwede rin yung i-subscribe sa aming YouTube channel ang Elizalde Broadcasting. At tayo malabis na nagpapasalamat kay Tita Mel. Okay? Elizalde, sa kanyang pagbibigay ng pagkakataon na tayo makapag-broadcast. At bukas po, ka-meeting natin si Sir Chris Gabriel. See you po, Boss Chris.
ng Sampaloc, Manila. Yan ang batang Sampaloc. Mabuhay po kayo. Sir Michael Tapado, hinihintay din po kayo sa Friday alauna ng ating kaibigang Mel. Okay, para makapag-program na rin kayo. Yung mga classmate ko po sa Philippine Institute, Public Speaking Institute, mabuhay po kayo. Ayan, mga certified public speaker, mabuhay kayo. Ito na po yung aking tula at magtatapos na tayo. Ang title po nito ay, titulo nito ay Pandemya. Okay? Pandemya po, yun na lang din po ang bibigyan natin ng linya. Pilipino'y nangagulat sa balitang COVID, anilay pang karaniwan at di mapanganib. Nandiyang virus daw ito na humahawa, di lang basta sakit, kundi nakamamatay pa. Epidemya ang nakasanayan ng maraming tao, maraming hakay, ganoot ganito. Yumanig nga sa buong bansa at sa buong mundo ang pandemyang kumubabaw sa buhay at ekonomiya ng bawat bansa at mga tao. Magandang hapon po muli sa inyo, mga mabubuting Pilipino. Saludo po tayo sa mga frontliner at mga matatapang nating kababayan na nagsisiwalat ng katiwalian. Magandang hapon po. God bless you all.